Alright, mga idol. So, i-unbox po lang itong bagong bili ko ng Realme Buds Q2. So, nabili ko to sa halagang 1,290 pesos sa SM Calamba Realme outlet. So, available din siya, mga idol, sa mga online shop katulad ng Lazada at Shopee. So, makikita nyo dyan sa harap ng packaging niya is yung Realme Buds Q2. At dito sa side, mga idol, yung features niya, meron siyang 20 hours long lasting battery, 10 millimeters large base boost driver, 10 minutes charge for 120 minutes playback. So sa kabila naman, mga idol, meron siyang 88 ms super low latency instant connection. At syempre, meron siyang environmental noise cancellation. Of course, only. So, eto mga idol, sa loob ng box, makikita natin yung warranty card. So, importante ito mga idol. Pagka nagkaroon ng problema yung ating unit, ito lang yung ipipresenta natin sa customer service ni Realme. Ito yung user guide mga idol. So, dito nakatala yung mga kung paano kukonek. At kung paano yung kanyang controls. At ito yung micro USB cable. So, may kilo lang siya mga idol. At syempre, meron siyang extra rubber tips. In case na hindi fit sa ating tenga, yung nakatabit dito sa ating unit, pwede natin siyang palitan. Ito yung ating Buds Q2. So, ito siya mga idol. Cable shape siya. At makikita natin sa likod yung charging port. At dito sa harap, mga idol, yung indicator light for charging. At eto siya, mga idol. Ito yung unit natin. Kulay discope design. Ilalagay ko na sa aking tenga. So, ayan, nakakabit ka sa aking tenga. Testingin ko kung huluwag ba o hindi. Kung matanggal. So, okay naman. Fit siya. So, kaya pala ako bumili ito mga idol. Gagamitin ko to sa pantawag sa mga customer ng Foodpanda. Kasi sobrang ingay sa labas. Maraming mga sasakyan. Hindi kami magkarinigan. Halos nagsisigawan na kami. Wala pang nangyayari sa aming usapan. So, pero na kung dating ginagamit mga idol, nabili ko rin lang din siya sa Lazada. Ang problema mga idol, habang tumatagal, sumasakit yung aking tenga kasi nga plastic made siya. Madali na rin, malubat. At syempre, pag habang lumalayo, almost 1 meters, is nawawala na ng connection yung aking Bluetooth headset. So, meron pa rin naman ako dito ng reserva headset. Ang problema naman ito mga idol, kapag nakalimutan ko na nakakabit sa aking cellphone, nahihila yung aking phone at may time na nahuhulog. Ngayon mga idol, kukunin ko na sa aking phone, Bluetooth. So, connected na pala siya mga idol kasi kinonect na nung pinagbilang ko na salesman. So, hindi na pala siya na natanggal. Kaya testingin ko na muna sa music. So, ayan. Play. So, okay naman yung tunog niya. So, lalakas ako siya, mga idol. Ayan. So, kahit sagad yung kanyang volume, mga idol, hindi siya masakit sa tenga. So, hindi nyo nakita, mga idol, kung paano ko pinair. Kasi naka-connect na siya. So, sa pag-pair nito, mga idol, tatas nyo lang ng at least 2 seconds yung ating unit.
And then, halimbawa, ayaw mag-connect mga idol, i-scan nyo lang yung QR code at lalabas yung Readme link, Buds Q2, lalabas na lahat dyan yung mga additional information ng ating unit. Siyempre, sa paggamit nito mga idol, sa song tayo mga idol, pupunta tayo sa, i-double click natin, pang music lang siya mga idol, or pang answer lang, call, or home. Or, halimbawa, i-hang up natin yung ating tawag, i-double click lang natin siya. So, next is triple click, or next song. Then, long press, at least 2 seconds para i-recheck yung call. Press natin both side yung ating ears, buds for 2 seconds. At the same time, syempre mga idol, enter, exit, game mode. So, ang kagandahan dito mga idol sa ating Realme Buds Q2 is compatible siya sa lahat ng Android phone. Kahit Android 16, 17, hanggang 18, is wala siyang problema. Dito na lang mga idol yung ating video. Sana ay may naintindihan kayo. At kung may mga comment kayo or suggestion sa aking video, pwede naman po kayong mag-comment sa baba. Ito na lang at maraming salamat. Thank you for watching.